Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, ang grupo ng kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni Senior Aguila. Lumantad na ang utak ng nasabing grupo. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayong magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Naniniwala si Senior Ronald Bato de la Rosa na ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jerence Quilario o Senior Aguila ay kontrolado lamang ng isang maimpluwensyang tao. Matatandaan sa isang panayam ni Senator Bato, sinabi niya rito na may malaking posibilidad na ginagamit lamang si Senior Aguila bilang front para sa SBSI. At ginamit ang kanyang kakayahan para mangalap at makahakot ng mga taong miyembro na kanilang tagasunod. Matatandaan ring sa pagdinig sa Senado, itinanggi ito ni Senior Aguila na sarili niyang desisyon ng maging Pangulo ng SBSI at pinili lamang umano siya ng dating Pangulo nito na si Roselina Tarok. Itinanggi rin niya na siya ang buhay na Diyos. Aniya, napakabata pa umano niya para gawin ang mga bagay na ibinibintang sa kanya. Ang mga pahayag na ito ni Senior Aguila ang nagbigay pahiwatig sa pagdinig sa Senado na posibleng kontrolado lamang ito ng mga pinuno ng SBSI. Kaya naman hinimok ng mambabata si Senior Aguila na makipagtulungan sa kanila. Samantala, kinumpirma rin ni Senator Bato de la Rosa na ang SBSI ay nagpapanatili ng isang private army at ibinubunyag na ang mga batang 6 to 7 years old ay sinasanay na ng grupo kasama na ang mga matatanda upang gawing private army. Sa kabilang banda naman, ang susunod na pandinig ay isasagawa na sa Socorro Surigao del Norte. Itinatampok nito ang nakababahalang sitwasyon sa loob ng SBSI. Samantala, ilang miyembro naman ng SBSI na sinasabing kulto sa Surigao ay nagpahayag ng kahandaang magsalita laban sa kanilang leader na si Senior Aguila. Kasunod din ito ang plano ng Department of Justice na ilagay sa protective custody ang mga testigo sa umano'y pang-aabuso sa kanilang grupo. Yes, Jerence. Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung, kung hindi lang yung aming presidente na si Roselina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Ano nangyari dito sa iyo? Ginagamit ka lang na figurehead diyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Wala ka palang bakit po sir, your honor na tanungin mo na kita. Bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Roselina Tarok. Bakit ka nga napili ni Roselina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na mayroon kang powers. Bakit ka ikaw napili ni the late Tarok, yung lola ni Atty.? Yun nga, yung hindi ko alam. Bakit ako yung... Ano, tanongin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gaganoon ka lang, tutunga nga ka lang. Bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka bakit ikaw pinili. Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guwan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka? Ikaw ang pinili. Yung kapagsasabi lang po si Atty. Ranay, yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga. Saan ka bata-bata mo? Saan magkinig ka? Bata ka, wala kang alam, inosinte ka. Whereas nandyan yung mga, kung sa atin pa sa kuan, maalam, mga matatanda na maraming alam, doctor of education, bakit ginawa ang vice president lang? Ikaw, no, wala pinag-aralan, ginawa presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating presidente? Pwede ko magbisaya. Sige, sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutang nga. O
kahibaw sa unsay gi kuan ni Rosalina ng anong gipili ko nga ako usaram man ko kabata 22 years old mo 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 23 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman. Lahat na masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Mayor Honor, may IPM registration kami. May IPM registration kami, nagsulti-sulti na unta ko sa IPM registration nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Ang tahod ng mga tao, ang respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, dumikan sa pagtahod nilang Rosalina ni dahil sa dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang, yun yung yung naibawan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan ngani maglisod pa ko dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatan-on wa pag tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya ako tawag nga Haring Agila. Waya ako tawag ana, Your Honor. Waya. Imposible, waya nga. Tawag nila, Your Honor, is Senyor Agila. Senyor Agila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Agila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music nag composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa iyo. So walang relasyon 'yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo, kumukompose.